Pagdating namin sa tulay, parang nabuhusan naman ng malamig na tubig ang buong katawan ko nang makita kong nakaluhod si Juanito at Helena sa harapan ni ama at ina. Agad namang kumaripas ng takbo si Natasha at Leandro papunta kay Helena. Pero pinigilan sila ni Kapitan Flores na lapitan si Helena. Masama rin siguro ang loob niya nang malaman niya na nakitang kasama ni Juanito ang kanyang anak na si Helena. May ilang tao rin ang nakatayo sa di kalayuan at nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Nagulat ako nang biglang mapalingon sa amin si ama at ina. Carmelita! Sigaw ni ama, Don Alejandro. Napalunok na lang ako at bala ko na lang sana bumalik sa loob ng kalisa, kaya lang hinarangan ako ni Josefina. Carmelita, sundin mo si ama, mas lalong magagalit siya sa iyo. Sabi niya, at dahil doon, napilitan na akong maglakad papalapit sa kanila. Hindi ko alam pero sa bawat hakbang na tinatahak ko papalapit sa kanila ay may kung anong kirot akong nararamdaman sa puso ko. Nakayo ko naman si Juanito habang nakaluhod, samantalang umiiyak naman si Helena at nakaluhod din. Totoo bang ikaw ang nag-udyok na paglapitin si Juanito at Helena? Galit na tanong sa akin ni ama. At dahil sa gulat, hindi ako makapagsalita. Kinakabahan ako. Natatakot ako na sa bawat salitang lalabas sa bibig ko ay magiging dahilan upang mas lalong lumala ang sitwasyon. Helena, sabihin mo ulit sa harap ni Don Alejandro ang katotohanan na si Carmelita ang nagiging tulay niyo ni Juanito. Galit na sigaw ni Kapitan Flores kay Helena. Mas lalong lumakas yung iyak ni Helena. Oo po, si Carmelita po ang tulay namin ni Juanito. Sagot ni Helena. Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Bakit ganon? Bakit kailangan ilaglag ako ni Helena? Tinutulungan ko siya mapalapit kay Juanito. Kasalanan ko ba yon? Carmelita! Sigaw ni Don Alejandro. At dahil doon, napaluhod ako sa harapan ni ama at ina. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Nanginginig din na ang kamay ko. Parang nanlalamig ako. Hindi sa ganitong paraan gusto kong matigil ang kasal. Agad namang humakbang papalapit sa akin si Maria. Ama, wala pong kasalanan dito si Carmelita. Nagmamagandang loob lang po siya bilang tapat na kaibigan ni Helena. Reklamo ni Maria tapos tiningnan niya ng masama si Helena. Ama, nakasisiguro po ba kayo na may namamagitan kay Juanito at Helena? Maibidensya po ba tayo? Reklamo naman ni Josefina. Sa tingin mo, kapag nakita ang isang dalaga at binatang magkasama sa isang tagong lugar sa gitna ng gabi, ano ang maaaring ibang dahilan bukod sa may relasyon sila? Sigaw ni Don Alejandro. Bigla akong naalala nung nahuli din kami nila Don Alejandro at Don Mariano na magkasama ni Juanito sa burol sa puno ng mangga. Maya-maya lang, biglang may dumating na kalisa at agad na bumaba si na Don Mariano, Doña Juanita, Sergio at Angelito. Anong ibig sabihin nito? Sigaw naman ni Don Mariano, agad namang nilapitan ni Doña Juanita si Juanito para patayuin ito, pero ayaw tumayo ni Juanito. Sinira ng anak mo ang tiwala ko. Sinira niya ang kasunduan ng ating mga pamilya. Galit na sagot ni Don Alejandro kay Don Mariano. Hindi maaari. Juanito, paano mo nagawa sa amin ito? Paghihinagpis ni Doña Juanita at agad siyang inalalayan ni Sergio at Angelito. Hindi si Juanito ang may kasalanan ng lahat ng ito, kundi si Carmelita. Sigaw naman ni Helena. Napatingin ako kay Helena at ang sama ng tingin niya sa akin ngayon. Ako ang may kasalanan nito,
walang kasalanan si Carmelita dito. Narinig kong sigaw ni Juanito at napayuko siya hanggang lupa sa harapan ni Ama upang magmakaawa. Makinig kayo. Walang ebidensya na magpapatunay na may ginawang masama si Juanito, Hilina at Carmelita kung kaya tuminahon tayo. Sabi naman ni Sergio, kaya lang biglang may nalaglag sa gilid ng bulsa sa palda ni Hilina. Nagulat ako nang makita na nasa kanya ang color blue na sobre na binigay sa akin noon ni Juanito. Agad na dinampot ng isang gwardiya personal ni Kapitan Flores ang sulat na nahulog sa bulsa ni Hilina. Basahin mo ang laman ng sulat na iyan. Otos ni Don Alejandro doon sa gwardiya personal na may hawak ng color blue na sulat na bigay sa akin ni Juanito. Gosh, kaya pala nawawala yon. Kinuha pala ni Hilina. Pero paano niya nakuha? Bigla ko tuloy na alala nung gabing inabot sa akin ni Juanito yung sulat na iyon. Naaabutan kami ni Hilina sa labas at bigla siyang hinimatay. Yun ay ang gabi kung kailan naglayas siya at nagtungo ng Maynila kasama si Laura. Kaya pala bigla siyang nagwala at nagkalat sa kwarto namin ay dahil nabasa niya siguro ang laman ng sulat na iyon. Masusunod po Don Alejandro, sabi ng gwardiya personal, at binasa na niya ang laman ng sulat. Ako'y sa iyo at ikay akin. Iyan ang nakasulat sa mga bituin. Balutin man ng mga lupa ang langit, wala pa rin makapipigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkauhaw, inaasam ko ay ikaw. Pangakong sa'yo'y binitawan, na kailanmay hindi ka iiwan. Asahan mong puso ko'y tapat, pagmamahal ko sa'yo'y higit pa sa sapat. Tika, parang narinig ko na ang tulang iyon na. Bigla akong naalala ang sinabi sa akin ni Juanito nung nasa library kami sa UST. Gusto mo bang malaman kung anong paborito kong tula? Sabi pa ni Juanito, tumango na lang ako sa kanya. Ang tulang ito ay alay ng isang lalaking manunulat sa isang babaeng nagugustuhan niya. Sabi pa niya, ibig sabihin, siya ang nagsulat ng tulang iyon. Isinulat niya iyon para sa akin, so ibig sabihin, may gusto siya sa akin. Napatingin naman ako kay Juanito at nagtama ang mga mata namin. Mukhang alam na niya na hindi ko nabasa yung tula niya. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya sa akin dahil nagsinungaling ako sa kanya. Kaya pala gusto niyang malaman kung anong sagot ko sa mensahe ng tulang bigay niya. Gusto niyang malaman kung may gusto rin ako sa kanya. Carmela, ano bang ginawa mo? Sapat na bang ebidensya iyan para mapatunayan ang ginawa mong pagtataksil sa akin, anak? Sigaw ni Don Alejandro kay Juanito. Hindi nagtataksil ang aking anak. Ayusin mo ang pananalita mo. Galit na dipinsa naman ni Don Mariano. Magsusuntukan sana sila, pero agad na pinigil sila ni Sergio at ng iba pang gwardiya personal. Kung hindi dahil kay Carmelita, hindi mangyayari ang lahat ng to. Siya po ang nag-udyok sa amin na paglapitin kami ni Juanito. Sigaw ni Hilina, napatingin naman silang lahat sa akin ng masama. Hilina! Huwag mong isisi kay Carmelita ang kasalanan niyo ni Juanito. Galit na sigaw naman ni Leandro kay Hilina. Samantalang nakapikit lang sa galit si Kapitan Flores. Bakit hindi ka magsalita, Carmelita? Hahayaan mo na lang bang maparusahan si Hilina at Juanito dahil sa iyo? Galit na sigaw ni Natasha sa akin. Parang biglang kumirot ang puso ko. Tama si Natasha. Kapag hindi ako nagsalita, kay Juanito, ibibintang ang lahat. At ayokong mapahamak siya ng dahil sa kagagawan ko. Hindi ko maintindihan. Bakit naman tutulungan ng aking anak na magkatuluyan si Juanito at Hilina?
naiinis na tugon ni ina. May sarili din siyang dahilan kung bakit ayaw niyang matuloy ang kasal nila ni Juanito. Galit na sagot ni Natasha at nanlilisik yung mga mata niya habang nakatitig sa akin. Natasha, itigil mo na yan! Suway naman ni Leandro kay Natasha, pero hindi naawat si Natasha. Sabihin mo na, Carmelita, huwag kang duwag. Sigaw pa sa akin ni Natasha. Carmelita, gusto kong marinig mula mismo sa iyong bibig, bakit ayaw mo matuloy ang kasal? Tanong ni ama. Magkahalong galit at lungkot ang boses ni ama. Hindi ko naman mapigilan ang kamay ko na nanginginig. Sa buong buhay ko, first time ko na matakot ng ganito. Nagulat ako nang biglang lumuhod din sa Maria at Josefina at sabay nilang hinawakan ang kamay ko. Sabihin mo na, Carmelita, dapat maging responsable ka sa iyong ginawa. Mahinahong sabi ni Maria sa akin, dahilan para tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Napahinga ako ng malalim at tumingin kay Don Alejandro. Ama, patawad. Totoo pong tinulungan ko talaga si Juanito at Helena na mapalapit sa isa't isa. Totoo rin po na ayokong matuloy ang kasal namin ni Juanito. Dahil si Leandro po talaga ang mahal ko. Paliwanag ko kasabay ng pagsagot ko sa walang hanggang katanungan nila ay kasabay din ng walang katapos ang pagpatak ng mga luha ko. Napatingin ako kay Juanito at sa mga oras na to, alam kong hindi na niya magagawa pang umiti o tumingin man lang sa akin. Der dayari, hinihiling ko na balang araw malaman ni Juanito na siya talaga ang totoong sinisigaw ng puso ko. Nakikiusap, Carmela.